Awesome day sa lahat, mapagpalang araw. Ang 10 makatutuhan ng bagay na hindi mo alam ay nasa Israel pala. Gusto mong malaman? Samahan niyo ako sa video na to. Tara! Ang 10. Alam mo ba na ang pusa ang isa sa pangkaraniwang hayop na makikita mo dito sa Israel? Napaka-awesome, di ba? Kahit na hindi ito binanggit sa Biblia. Kung sa Pilipinas ay mga aso ang hari ng mga kalsada, dito naman sa Israel ay walang iba kundi ang mga pusang gala ang reyna. Pero huwag ka, dahil hindi lang sila basta-basta pusa. Dahil kahit na sila ay pusang gala ay sobrang gaganda nila, lalong-lalo na ang kanilang mga mata. At syempre dahil mapagmahal sa hayop ang mga tao dito, ay araw-araw ay nakakain sila at minsan ngayon masosyal pa ang pagkain nila kaysa sa tao. At dahil espesyal ang pagkain nila, ay wala pa kong nakitang pusa dito na kumain ng daga. Pangsyam. Alam mo ba na may isang araw sa Israel na araw ng pamamahinga? Oo, tinatawag nila itong Shabbat. Nagsisimula ito tuwing Biyernes kapag lumubog na ang araw at matatapos sa paglubog din ng araw sa araw ng Sabado. Ito ang araw na lahat ng tindahan ng mga Hudyo ay nakasarado at bawal din sa kanila ang magmaneho sa araw na ito. Ito ang oras na kung saan sila ay nandun sa kani-kanilang mga tahanan, ang iba naman ay sumasamba sa kani-kanilang mga simbahan. Ito ay utos sa kanila ng Diyos matagal ng panahon, nagmula pa sa kanilang mga ninuno at hanggang ngayon ay sinusunod pa din nila ito. Pangwalo, alam mo ba? Kung ang Pilipinas ay may isang matapang na senador na si Miriam Defensor Santiago, dito naman sa Israel ay mayroon silang Golda Meir na siyang naging kilala bilang the Iron Lady of Israel. Siya lang naman ang pang-apat at kauna-unahang babae na naging Prime Minister ng bansang Israel. Dahil sa katapangan at kagitingan niya, ay naging kilala siya. Sa panahon ng kanyang pamumuno nangyari ang isang digmaan na tinatawag na Yom Kippur War. Pero dahil sa kanyang katalinuhan, katapangan at pamumuno niya, ay naipanalo niya ang digmaan laban sa mga karating bansa na gustong masakin sila. Pangpito. Alam mo ba na ang Israel ang nangunguna sa paggamit ng solar energy sa buong mundo? 93% ng mga bahay sa Israel ay gumagamit ng tinatawag na solar energy para sa pag-init ng tubig. Nakalimitan din ay ginagamit ng mga tao sa pagliligo sa panahon ng winter o taglamig. Ani, alam mo ba na ang Israel ang may pinakamaraming museum sa buong mundo per capita? Ito ay mayroong humigit kumulang na 200 museum sa buong Israel. At hindi lang sila basta-basta, dahil kung bibisitahin mo ang lahat ng museum nila, ay mapapa-awesome ka talaga sa lahat ng iyong makikita. Panglima, alam mo ba na isang Hudyo ang kauna-unahang naka-imbento ng cellphone o telepono sa mundong ito? Ang kauna-unahang cellphone ay nalikha noong April 3, 1973 ng isang Motorola employee na nagngangalang Martin Cooper na ipinanganak sa Chicago ng isang Ukrainian Jewish immigrant kaya siya ay isang American Jew. Doon marami siyang mga kasamahan para lang magawa ang cellphone na ito. Sa kanya pa din ibinigay ang papuri at titulo dahil siya rin naman ang utak ng lahat na ito. Kaya tinawag din siyang ama ng mga cellphone. Ang pangalan ng kauna-unahang cellphone na ito ay ang Motorola Dynatax 8000X. Ginawa nila ito sa kadahilan ng gusto lang nilang mabago ang pamamaraan ng pakikipag-usap ng isang tao. Pang-apat, alam mo ba na dito sa Israel matatagpuan ang pinakamababang bahagi ng mundo? Ito ay walang iba kundi ang Dead Sea. Nasa 1,388 feet below sea level lang naman ang lalim nito. Napaka-awesome, di ba? Pangatlo, alam mo ba na ang Israel ang pang-apat na may pinakamalaking kubo ng Air Force sa buong mundo? At syempre para sa akin, ay sila rin ang pinakamagaling pagdating sa pakipaglaban sa impapawid. Pangalawa, alam mo ba na mas malaki pa ang populasyon ng Manila kaysa sa populasyon ng buong Israel?
Ang buong bayan ng Manila ay mayroong populasyon na 12.8 million at ito ay survey noong 2015 pa. At ang Israel naman ay mayroon lang 8.884 million since 2018. Napaka-awesome, diba? At ang huli, alam mo ba na walang Starbucks sa Israel? Oo, tama. Duminsan ay nagtangka at sinubukan ng Starbucks na magbenta, pero kalaunan ay hindi rin umubra dahil mas tinangkilik pa din ng mga tao sa Israel ang mga lokal na kape nila. Na kung titikman mo naman ay masarap at mas mura pa. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag niyo pong kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel Exploring Israel para sa mga susunod pang videos na ating gagawin. Hanggang sa muli, awesome day!